Eh siguro eh, Nay, eh, mas mabuti pa kung magkakanya-kanya na muna tayo ng buhay. Oo, kaya nga iniisip ko, kapag nawala si Chuck, kung mabuti pa siguro, mamatay na lang ako. Kaya lang, kawawa naman si Karen, wala na magmamahal sa kanya. Nakakalungkot na balita ang bumungad ngayon sa buong social media platforms. Jacqueline Jose, pumanaw na sa edad na 59. Si Jacqueline Jose ay bitter anang aktres na ang kauna-unahang Filipina aktres na nakatanggap ng Best Actress Award mula sa Cannes Film Festival noong 2016. Samantala ngayon ay naging usap-usapan ang isang Facebook post ng isang psychic na si Rudy Baldwin. Makikita kasi sa kanyang Facebook post na mukhang tumugma nga ito sa pagkamatay ng bitter anang aktres na si Jacqueline Jose. Ani sa isang post ni Rudy Baldwin. Anim na araw ang makalipas, February 26, 2024. Isang kilalang bitter anang artista, ang hanggang ngayon ay makikita pa din natin siya sa telebisyon. Babae ito ay may magandang maamong mukha. Isang trahedya o aksidente ang kanyang ikinasawi. Hindi pa ito matanda, sobrang sikat ito. Ito ay bitter anang artista din ang masawi sa isang aksidente, na hindi na niya ito kinaya dahil sa lakas ng impact nito ng kanyang pagkasalpo. Samantala, bukod sa bitter anang aktres ay may nakikita din si Rudy Baldwin sa kanyang vision na masamang pangitain sa isang sikat na newscaster. May nakikita din akong isang sikat na newscaster. O makikita natin sa telebisyon na naghahatid sa atin ng balita at impormasyon sa isang sikat na telebisyon ang masawi dahil din sa kanyang karamdaman. Na hindi ito kinaya. May nakikita din akong tatlong tagahatid ng chismis sa showbiz, na halos magkasunod lang na magpapaalam sa mundo natin. Dahil sa karamdaman at cardiac arrest, may nakikita din akong dalawang veteranong artista na nasawi din dahil na din sa karamdaman. Maging maingat sa pagmamaneho, at huwag magmamadali, dahil makakarating din naman sa lugar na nais niyong puntahan. May nakikita din akong artista na biktima ng krimen. Maging maingat lamang ang lahat palagi, lalo na sa mga vlogger. Ilang proyekto rin ang ginawa niya sa GMA Network sa nakalipas na mga taon. Kabilang na ang Belera, The World Between Us, alias Robin Hood, The Originals, at Mundo Mo'y Akin. At kasalukuyang napapanood din sa Batang Quiapo bilang si Chief Dolores Espinas. Ayon sa mga news, wala pang balita tungkol sa dahilan sa pagkamatay ng bitter anang aktres. Ngunit natagpuan na lamang umano ito sa loob ng kanyang sariling tahanan sa Quezon City. Nawala ng buhay, walang pa ring pahayag patungkol sa kanyang anak na si Andy Eigenman.